Hi guys! Welcome po sa aking channel. So this is Nin Malakay po, Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. So tara po, samahan niyo po ako sa aking vlog for today. Ayan, mag-aano lang po ako ng konting tribute po. Ayan, kay Lloyd Cadena po. Ayan, yung paboritong vlogger ng aking mga anak na paborito ng napakarami pong Pilipino. Ayan, ang dami niya pong subscribers. So yun, milyon-milyon po na tao ang napatawat na pasaya niya po. Ayan, alam naman po natin kung anong sanhin ang kanyang pagkamatay. So yan, bilang frontliner, ayan, isishare ko po sa inyo kung gaano ba talaga kahirap at kalungkot doon sa loob na maging isang pasyente. So tara po, samahan niyo po ako sa aking vlog for today. Ano po ba talaga yung experience ko dun sa loob sa since March pa po kasi March, April, May, June, July, August, September, so 6 months na po ganun yung aming sitwasyon. So marami na po akong naobserbahan sa aming mga pasyente na bigla-bigla na lang umiiyak this oras ng gabi, bigla-bigla na lang sumisigaw, bigla-bigla na lang silang nagagalit sa kamag-anak nila kasi hindi raw sila tinatawagan, hindi, although kakatawag lang naman ng kamag-anak nila, gusto nila every now and then kausap nila yung kamag-anak nila. Kasi ayun, oh, pumapasok po kami sa loob, yun, inaabot namin yung mga pangangailangan nila, tinitignan namin. Siyempre, iba yung kalinga po talaga ng kamag-anak ng isang pasyente na may sakit nga po na COVID positive. So, ako naisip ko yung scenario ni ano ni Lloyd Cadena po. So, yun, ilang araw din po siya sa hospital. And then yun, masakit po yun sa kanyang nanay kasi nga po kahit gusto pumunta ng kanyang magulang doon ng kanyang nanay, hindi naman po talaga po pwede. At napakasakit sa isang nanay yun na gano'n na hindi niya nakita o naaakap sa gano'ng sitwasyon yung kanyang anak. So may mga na-observe na rin po ako na gano'n na yun, nakakalungkot na pumanaw na hindi man lang talaga na naakap, napuntahan ng pasyente. Ayun, importante kasi yung gano'n na sa gano'ng senaryo na yung yun nga, yung lilisan o papanaw na nandoon yung kamag-anak mo sana sa iyong tabi. Yung iba talaga yung ganon. So, kasi hindi nga po pwede dahil nga doon sa sitwasyon na ganon. Napakalungkot, napakahirap ng ganong sitwasyon, lalo na siguro sa parte ng isang nanay, yan, sa nanay ni Lloyd na nandun siya doon sa loob ng ospital. Gusto siyang puntahan ng kanyang nanay siguro o ng kanyang mga kaibigan, hindi siya mapuntahan. And yung pasyente rin po talaga, may nabasa po ako sa Facebook na nag-message po ata si Lloyd sa isang kaibigan niya na yun, gusto niyang maging dentistry. So, nag-message siya dun sa kanyang friend. At yung kanyang friend is a pilot. So, yun, sabi niya kung matatapos yung, yun niya, yung ganyong sitwasyon niya, kung malalampasan niya yung ganong sitwasyon niya, kung matatapos, gusto niyang mag-aral sana ng dentistry. And then, yung kaibigan niya naman, pag natapos ang pilot, isasakay siya doon sa eroplano. So, yun, sobrang lungkot po kasi ng sitwasyon sa loob. Ang hirap po ng sitwasyon sa loob. Kaya nga po dapat mag-ingat-ingat po talaga tayo hanggat maaari po talaga. Dobling pag-iingat po ang gawin natin. Nung nakaraan po, 17 ang aming pasyente. Ngayon, medyo tumaas po yung bilang ng aming pasyente na naman. So, yun, ganun po ang senaryo nung, ano, nung isang pasyente doon sa loob. Nakakadanas po sila talaga ng sobrang kalungkutan din po. At palagay ko, pag-iisip, yun. Meron pa nga isang pasyente dati, tawag niya sa akin, bunso, bunsoy, bunsoy, bunsoy ng bunsoy ang tawag. Kasi naka-PPE kami, naka-ano kami, hindi naman nila nakikita yung mukha namin. So sabi niya, bunsoy, bunsoy, sabi niya sa akin, ganun. Sabi ko, kuya, alam mo ba kung nasaan ka? Sabi ko, ganun. Oo, alam niya raw, nasa ospital siya. So yun, siguro, dala nung kanila talaga ng kalungkutan. Kaya nga po, sinishare ko to, ibinabahagi sa inyo na sobrang mahirap po talaga na maging isang pasyente at mahirap din sa kamag-anak ng pasyente kasi hindi nga nila nakikita at nadadalaw yung kanilang mga mahal sa buhay, lalo na po yung dinanas nila.
ni Lloyd, ang hirap ng ganung scenario na ayun na natulog siya tapos yun na nakita na lang daw namin, hindi na nagising. So ang hirap, biruin mo ilang araw din siya sa hospital na hindi siya napuntahan ng kanyang mga mahal sa buhay. Wala po talaga pwedeng pumasok doon kundi yung mga naka level 4 lang ng PPE. So yun, dobling pag-iingat din. At yun, ganun pa rin po. Kung wala naman tayong gagawin sa labas, stay at home. Stay at home, totoo po yun. At ang isipin ninyo, talagang mukhang matatagalan pa rin. Matatagalan pa rin yung ganito nating sitwasyon. At yun nga, nadagdagan din uli yung bilang nung doon sa aming area, sa yung aming mga pasyente. So ito, inaano ko lang itong short video ko na ito dahil nga po, hinangaan ko din itong tao na to sa kanyang pagpapatawa. Ayan, bilang natural-natural ang kanyang pagpapatawa. So ayan, nasa piling na po siya ng ating mahal na at butihing Panginoon. So yun, nalungkot lang po ako. Ayan, bilang isang nanay din po kasi... bilang frontliner, alam ko yung sitwasyon na yung ganun. Kasi kung ako nga, naapektuhan ako dun sa pasyente na nakikita ko na hindi na pupuntahan, na nahihirapan, na may nararamdaman. Nararamdaman ko yun na yung ganung senaryo o sitwasyon. Kaya yan, mag-ingat po tayo talaga. So yan, alam ko na nasa piling na siya ng ating... butihing Panginoon. So ayan, salamat Lloyd Cadena sa iyong pagpapatawa, sa iyong pagpapasaya sa maraming Pilipino. Ayan, may mga tagahanga din siya sa ibang mundo. At ayan, salamat din sa mga blessing na na-share mo at iyong mga legacy na naiwan. So ayan, so magandang buhay po. Ayan, ibinahagi ko lang po ito bilang isang frontliner po. So salamat po at magandang buhay po sa ating lahat. God bless po at nawa ito'y matapos po ang ating sitwasyon na ito.